Ingat ka dun, Chay. You soon enough. Love you, ma. Bye-bye na. Bye-bye, Mr. Go. Kasi uiyak nang iyak kanina. Akala ko hindi iiyak. Yung pala, umiyak na. Nakakalungkot na. Yeah, syempre. Ako nga din, nalulungkot eh. Thank you po, Lord. Safe ako nakarating dito sa amin sa Calgary, Canada. And finally, kasama ko na ulit ang family ko. So, surprised din pala namin yung mga kapatid ko dahil lang alam nga nila kakain lang sila ng McDo pero hindi nila alam susunduin na nila ako. Natago ako dyan? Ako, sa akin pupunta. Ayun lang kami yun na nandun sa laruan. Ah, okay, pupunta okay. Kami dyan. Saan ako? Baka makita ka dyan. Natago. Dito ako. Ayan guys, surprise namin sila kasi. Nandun sila kasi. Doon sa laruan. Ayan. Ay, no, si Tita naka-red. Ayan, no. Tapos, ayun si Sandro! Ayun si Sandro! Magtatago muna ako dito. Ayan. Ayan, di na muna ako lalabas. Baka makita nila ako. Ayun, ayun si Papa. Ayan. Ayoko na lumabas. Baka masira ang surprise. may maganda ka nila sa kapila. Eh, takbo mo ako. Hindi pa nila sila nakatingin. Hindi ba sila nakatingin? Saan ako ilipin? Dito sa may ATM. Oh, kasi okay, mayroon dyan view na maganda eh. Hindi ba nila ako makikita? Hindi. Ayan, sana di tayo makita dito. Hindi, dito ba? Yan, dito nandun sila eh. Dito, yung laruan dyan, yung may tower. Ah, dito lang ako. Oo, oh, dyan ka lang. Tapos pag ang pipicture na biglaan, lalabas ha? Saan ako lalabas, Papa? Magpipicture kami dito. Magpipicture dito, magpipinsente kami. Oo. Tapos, biglaan kasama ka sa picture. Okay. Hindi, dito ako. So, ayan, palapit na sila dito. Magpipicture sila, tapos magugulat sila biglang kasama ako sa picture. Ayan, excited na ako. Dito, picture. Ayan na, we're back. Are you happy, sis? Hindi naman porma ko, iba na. Ayaw nga, iba na. Hindi naman naka-skin. Ba't ganun? Ano na, mahaba na yung para may basahan na kasama sa baba. Hindi, may istorya yan. May istorya, ba't ito na naging pantalang ko? Hindi, bakit naging mahaba? Hindi naman talaga mahaba ko eh. Eh, ba't ganyan na? Limang buwan lang ako naman. Hindi mahaba yan, ano lang yan. Dapat hanggang dito lang yan, may nangyaring kakaiba. Oh! Ayun, happy sis! Hold, kasi okay, hold. Yun, kasi niya lang pasalubong. Yung kapatri, partner na. Yung ano, slipid ate to, Sandro. Ate, slipid mami, ate ha. Ate. Merong ano, Miss Tati. Gabi. Gabi. Hindi ba malamig? Hindi alam din ako. Grabe, ang bilis ng panahon. Ilang buwan lang ako nawala pero feeling ko ang laki-laki na kagad nitong dalawang kapatid ko. Lalo na siguro pag nakita ko na si Gabby dahil dati nga baby na baby pa siya, for sure ngayon hindi na. Sobrang namiss ko talaga yung bonding namin magkakapatid kaya dito pa nga lang sa kotse ikinukulit na nila ako at kinukulit ko na rin sila. Namiss ko din yung ganitong bonding namin family na magkakwentuhan lang kami pag nasasakyan kami. Sobrang nakakatuwa yung reaksyon nila Sandro and Cassie nung ma-surprise sila kanina. Sobrang naramdaman ko talaga kung gano'n nila ako kamiss and gano'n nila ka-love yung ate nila. Nagulat pa nga ako dito kay Sandro at habang nasa sakyan kami ay meron pa nga siyang kinwento ulit sa akin. Remember when you were going to the Philippines, remember I told you, can you be late? Yeah, you want ate to be late so ate cannot ride the airplane na. Yeah. I miss it. It's so fast, right? Ate is here now. Yeah, ate's back.
Why am I so fast? Where are you hiding? Philippines. Malapit nga lang kami sa airport, kaya ilang minutes lang nakauwi na kami dito sa bahay. Kaya inisprayan ko muna yung buong katawan ko, pati na rin yung damit ko ng alcohol. Dahil nga hindi pa rin ako nakakaligo, hindi ko na rin muna masyado hinawakan si Gabby. Babawi na lang ako bukas kapag nakaligo na ako. Sa sobrang haba kasi nung flight ko, for sure napakadami ng dumi yung dumikit dito sa aking damit. Wala nang pahinga-pahinga dito, talaga naman tuloy kagad. At ito naman si Cassie at Sandro ay sobrang excited nga sa mga pasalubong ko sa kanila. And sobrang excited din naman ako ibigay sa kanila tong lahat, kaya hindi ko na nga rin naisipang pang magpahinga at binuksan ko na nga kagad tong hand carry ko. Nagpabili kasi sa akin si Sandro ng napakadaming wooden sticks at yun na nga yung una ko inabot sa kanya. Binigay ko na nga rin kailang kasi itong mga pasalubong kong snacks at itong nga kinakainan nila kagad. Excited din pala ako na masukat ni kasi itong sandals na binili ko sa kanya, yun nga lang sobrang laki pa nito. Pero okay lang, itatabi ko muna, and for sure pag laki-laki pa niya ay masusuot din niya yan. Grabe, sa sobrang dami kong pasalubong sa kanila, hindi na nga kung ganda o gaga kung ano nga yung una kong iaabot at ibibigay sa kanila. Nagustuhan nga ni tita yung polo na terno na naregalo ko sa kanya. Thank you Lord at itong mga dress nga ni Cassie ay saktong-sakto lang sa height niya. Yun nga lang, itong isang nabili kong short for Sandro ay hindi na nga kasya sa kanya. Pero sayang dahil ito na nga yung pinakamalaking size na binili ko na available. Pero okay lang yan, may pagbibigyan na lang ako nito. Kanina pa talaga ako kinukulit ni Cassie dito at gusto niya nga niya makuha itong milk bottle na candy. And nung binigay ko nga, sobra naman ang tuwa niya. Super worth it din talaga nitong terno na nabili ko para kay Sandro. Tingnan nyo naman, saktong-sakto sa kanya and napakaganda nung fit. Buti na lang dinamihan ko yung bili nito para sa kanya. Sakto rin pala yung mga nabili ko kay Cassie na crop top. Yun nga lang, naku, hindi na pala siya mahilig sa crop top unlike dati. Ang mga gusto niya nga ngayon ay yung mga terno na short and t-shirt. Tulad nitong yellow, siya mismo nagsukat niya at yan nga daw yung gusto niya. Super happy ko makita lahat ng mga reaksyon nila nung natanggap na nga nila yung mga pasalubong ko sa kanila. O siya, yun na lang muna po for today's vlog. Please don't forget to follow my page po, Alex Pablo Vlogs. Thank you so much for watching.